Yesu Kristo'y nabuhay na nais sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Webes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon, at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Si Felipe ay inutusan na isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopiang yunoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang yon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa na yunoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya't tinanong niya ang yunoko, naunawaan mo po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imig ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng yunoko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito sa propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng yunoko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Pinatigil na yunoko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan si Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ni yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay sa natuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraan na niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ang mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at nagtuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno noong sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa pamamagitan ng live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Alam natin sa ating mga pag-aaral na ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. At tayong mga Pilipino, tuwang-tuwa tayo, laging may pagkain. Basta may pagtitipon, may pagkain. Yan man ay pagtitipon sa buhay o sa patay, may pagkain. Dahil ang pagkain, pangunahin nating pangangailangan. Mahilig tayong kumain, mga Pilipino, hindi dahil sa gusto lamang nating kumain, kundi maraming mga kwentuhan at maraming mga bagay ang nagkakaroon ng liwanag sa harap ng hapagkainan. At si Jesus, taong-tao sa pagkakataong ito. Alam niya na dahil pangunahing pagkain o pangangailangan ang pagkain, kaya naman inahilan tulad niya ang kanyang sarili sa pagkain. Tila baga sinasabi ni Jesus, gawin mo akong pangunahin mong pangangailangan. At yun ang gustong sabihin sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Tama, ang pagkain, tirahan, pananamit, edukasyon, gamot, ang mga ito'y mga pangunahin nating pangangailangan sa ating makalupang pangangatawan. Pero pag pinag-usapan ng ating espiritu na siyang mananatili hanggang sa huli, iisa ang pangunahin niyang pangangailangan, si Jesus, ang pagkain. Kaya naman, ibinigay sa atin ni Jesus ang banal na misa, ang banal na Eucharistia, ang banal na komunyon, upang tayo ay magkaroon lagi ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya nga po, sa tuwing kayo ay pupunta sa mga simbahan, bibisita sa mga lugar na banal, lalo na kapag may banal na misa,
sikapin na makidalo, makilahok, makiisa, sapagkat yun tangi lamang dahilan ng inyong pagpunta sa mga lugar na ganito. Ang si Jesus ay tanggapin sa banal na komunyon. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 586, si Jesus ang tinatanggap sa komunyon sa banal na Eucharistia, ang pagkaing nagbibigay buhay. At sa mabuting balita ngayon, paulit-ulit si Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay, mabubuhay ang kakain sa akin. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang kakain ng aking laman. At ang sinasabi ni Jesus, ang banal na misa ay gawin nating pangunahing pangangailangan. Paalaala ng batas ng simbahan, yun tayo ay magsimba kapag Linggo at mga piyestang Pangilin. Pero mapalad po tayo, mapalad tayong mga nakasisimba araw-araw. Ang tanong nga lamang, anong nagagawa sa atin ng komunyon na ito? Kapag ikay kumain ng pagkain, kapag ikay uminom ng gamot, kapag ka ang iyong pangunahing pangangailangan na iyong nakakamtan, nagiging malusog ka, nagiging ligtas ka. Ano ang dulot sa inyo ni Jesus? Baka tinatanggap nga natin si Jesus, samang-sama naman ang ating ugali. Ay, anong klaseng pangunahing pangangailangan yan kay Jesus? Kung tinatanggap natin ng totoo si Jesus, dapat bumabait tayo. At yun ang katunayang malusog ang ating espiritu. Yun ang katunayang si Jesus ang buhay na nagbibigay buhay sa atin. Yung tayo bumabait, nang nagiging mabuti, mas nagiging mapagpatawad, mas nagiging mapagmahal, mas nagiging mas maunawain. Dahil yun ang mga patunay na si Jesus, ang pagkaing nagbibigay buhay, ay buhay sa ating mga sarili. Kaya naman mga minamahal, hilingin natin sa banal na misang ito, inyo pong ibulong mamaya kay Jesus kapag ka tinanggap nyo siya sa komunyon, ang pagkaing nagbibigay buhay, sabihin nyo po sa kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong tanggapin ka lagi sa aking buhay at makita sa akin ang pagbabagong dulot ng iyong pagkaing nagbibigay buhay, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ang pag-unawa sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobra, ipakihulog na lamang po sa buslo. Wala akong maihandog sa'yo na di mula sa kabuti. Gayong paman yung tanggapin aking alay abanali tanging hili. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay.
Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan. Ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, hinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, makasamin ang kariyan mo. Sundin ang loko ko dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa lahat na masama. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagditiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kinakailangan na po nating ipagawa itong ating extension para po sa mga may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa detalya ng inyong mga tulong at donasyon. Patuloy din po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na mga fake Facebook accounts. Sila po ay nagpe-play ng ating mga official video testimonies, ang iba'y nagpaparaffle upang makapagbenta ng mga di umano'y mga binasbasang langis at mga bagay. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan, ang simbahan ay hindi maaring magbenta ng mga binasbasang bagay, kaya po tayong lahat ay pinag-iingat. Mahigpit din nating ipinatutupad ang panawagang Klego, clean as you go. Kaya po sa ating mga basura, pakilagay sa tamang lalagyan upang mapanatili natin ang kalinisan dito sa pambansang Dambana. Gayun din naman, ipinagbibigay alam sa inyo at sa inyong mga kasamahan, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob. Kailangan nyo makapasok sa ating main entrance arc, naririto po yan sa banda dito, para kayo makarating sa ating mga free parking upang maging maayos ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At sa darating pong May 25, birthday ni Padre Pio, tayo ay may isinasagawang carraffle program. Ito po'y tulong natin sa mga scholars ni Padre Pio sa halagang 500 pesos na ticket available sa paligid at sa pamisahan. Kayo po'y maaaring manalo ng mga papremyo at makakatulong pa kayo sa pagpapaaral ng ating mga scholars. Panoorin po natin ito. Hello mga kapiyo! Ako po si Kisi Lorio Aguilar, isa sa mga scholar ni Santo Padre Pio. Kami po ay nagsagawa ng fundraising activity kung saan ang ticket ay nagkakahalaga ng 500 pesos each. Ang ticket po ay available sa pamisahan at marami pang iba. Ang mapapanalunan po ay Toyota Vios, motorcycle, mountain bike at mayroon po tayong consolation prize na 5,000 pesos. Nawa po, kami po ay inyong suportahan upang maabot namin ang aming mga pangarap. Paumanhin po ninyo ang pagsasarapan samantala ng ating main church. Tayo po ay naglilinis at nagsasaayos para sa mga darating na pagdiriwang.
Sa ngalan ni Father Oka, kami po'y nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, sa 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga healing rub, mga dasalan, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging umasa sa pagkaing nagbibigay buhay. Salamat sa Diyos. Alleluia. Narito na ang araradulot ng Diyos, nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunubo.